Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Karanasan ito mismo ng isa sa mga matalik na kaibigan ni Ate Rose, na itago na lang natin sa pangalang Sampagita. Nasimulan ko naman na sa mga pangalang bulaklak yung mga kaibigan niya. So, bakit hindi pa natin ituloy-tuloy? Taong 1988, Sarah, Iloilo. Itong mga panahong ito, merong kaibigan si Ate Rose na nakatira sa Sarah. Medyo liblib ang tinitira nilang bahay. Napapalibutan ito ng mga puno. Hindi nila maiwan-iwan itong bahay na ito kasi maraming alaala dito yung lola niya. Namatay na kasi ang asawa nito. Yung tatay niya isang engineer. Kadalasan wala ito sa bahay nila dahil maraming inaasikasong site. Ang naiiwan lang doon sa bahay, si Sampagita, lola niya, dalawa nilang katulong, at isang pinsan niyang lalaki. Yung nanay niya kasi, iniwan na sila pagkapanganak pa lang sa kanya. Mula sa bahay nila, bago ka makarating sa bayan, aabutin pa ng 20 minutos ang biyahe mo sakay ng sasakyan. Mabuti na lang at marunong magmaneho yung pinsan niya. So, anytime na gusto nilang pumasyal sa bayan, nakakapunta sila. Isang hapon, kababalik lang ng tatay niya galing sa isang site malapit sa bahay nila. Niyaya niya ang lahat ng nakatira sa bahay para pumunta sa bayan at doon ay kumain sila. Meron kasing dampa-dampa doon, yung mga paluto. Nung nakarating sila sa bayan, saktong-sakto namang merong peryahan. Kaya makakapasyal si Sampagita pagkatapos nilang kumain. Habang kumakain sila, hindi mapakali si Sampagita kasi atat na siyang pumunta doon sa peryahan. Akala mo batang matagal na hindi nakalabas ng bahay. E normal na peryahan lang naman yun kung tutuusin. Nung tapos na siyang kumain, hinatak niya yung isa sa mga katulong nila at nagmamadaling pumunta sa peryahan. Unang-unang pinuntahan nila nung katulong, yung color game. Kaya yun ang una nilang pinuntahan dahil sobrang gwapo nung nagpapalaro doon. Hindi mo aakalaing sa peryahan nagtatrabaho. Makinis ang balat, matangkad, matangos ang ilong, mapupula ang mga labi. Animoy perpektong-perpekto ito sa paningin ni Sampagita. Habang naglalaro siya ng color game, titig na titig siya doon sa lalaki. Habang yung katulong, nagtataka kung anong meron. Eh ang tingin niya doon sa nagpapalaro ng color game, ordinaryong tao lang. Inabot ng 15 minuto yung paglalaro nila doon. Nakikita ng tatay niya na medyo dumidikit-dikit yung anak niya sa lalaking nagpapalaro ng color game. Tinawag niya ito at niyaya nang umuwi. Makalipas ang 2 linggo, hindi na mapakali si Sampagita. Kulit ito ng kulit sa pinsan niyang pumunta ng bayan kasi baka mawala na daw yung perya. Gusto niya daw ulit pumunta doon para makapasyal. Kaya ang nangyari, sinamahan siya ng pinsan niya. Pero sa pagkakataong ito, wala na siyang ibang kasama. Siya na lang at ang pinsan niya. Nung nasa perya na sila, nagkanya-kanya sila ng ikot. Meron din kasing ibang gustong puntahan yung pinsan niya doon eh. Inabot sila ng 1 oras doon sa bayan. Lahat-lahat ng impormasyon niya, binigay niya doon sa lalaki. Nung pauwi na sila ng pinsan niya, hindi maipinta sa mukha ni Sampagita yung labis na kilig niya. Lumipas pa ang 2 araw, nagsimula nang manligaw sa kanya yung lalaki. Unang tungtong nito sa bahay, meron itong dalang tumpok na mga prutas. Iba't ibang klase ang mga ito. Labis na kilig at hindi maipaliwanag na saya ang nararamdaman ni Sampagita noon. Natutuwa naman yung mga nakatira doon kasi magiliw din yung lalaki. Lahat sila kinakausap. At palagi itong merong sagot kapag may mga itatanong ka. Kumbaga, Mr. Know Everything din to eh. Sa lahat ng nakatira doon, ang tanging medyo ilaglang sa lalaki at naglalagay ng distansya dito ay yung lola niya.
Iba ang aura ng lalaki pagdating sa lola niya. Medyo may konting kirot at kuryente siyang nararamdaman tuwing magkakatinginan sila. Halos gabi-gabi kahit dis oras na, nandoon yung lalaki para bisitahin siya. Hindi ito bumibisita kapag may araw. Gusto din naman kasi ni Sampaguita na ganun na mangyari para tulog na ang lahat ng tao sa bahay nila. Hanggang sa nagpang-abot yung lalaki at yung tatay niya. Gulat na gulat yung tatay niya kasi bakit merong lalaking umaakyat ng ligaw sa anak niya? Ang layo-layo ng bayan para makadalaw siya doon sa bahay nila. Tapos gabi pa. Nung nagpang-abot ang dalawang ito, maraming tanong yung tatay niya sa lalaki. Paano siya nakakapunta doon? Saan siya nakatira? Ano ang gamit niyang sasakyan? Anong trabaho niya? Nasaan ang pamilya niya? Mga tipikal na tinatanong noon ng mga magulang sa mga manliligaw ng anak nila. Nasagot ng lalaki yung ibang tanong. Ang tanging hindi niya lang nasagot kung saan siya nakatira. Bigla kasing hinila ni Sampaguita yung tatay niya. Tapos sinabihan siyang tama na yung mga tanong. Matagal nang pumupunta yung lalaki doon, kaya ayos lang sa kanila. Pero yung tatay niya, duda talaga doon sa lalaki. Habang nag-uusap kasi sila, hindi ito makatingin ng diretso sa kanya. Parang nagsisinungaling. Tapos ang pinakapinagtataka niya, bakit yung itaas ng labi nito, flat na flat? Wala ka ding makikitang ni isang balahibo sa mukha nito, maliban sa mga patilya niya. Nung nasa itaas na ang tatay niya, tinawag ito ng lola ni Sampaguita at pinapasok sa kwarto. Doon ay nag-usap yung dalawa tungkol sa lalaki. Mabigat parehas ang pakiramdam nila doon. Ayaw lang nilang sabihin kay Sampaguita kasi kitang-kita nilang masayang-masaya ito kapag nandoon yung lalaki. Pero duda talaga yung lola niya doon. Meron din kasing konting kaalaman nito pagdating sa mundo ng espiritual. Nung umalis na yung lalaki, tinawag si Sampaguita ng tatay niya at lola niya. Wala naman silang sinasabing masama tungkol doon sa lalaki. Hindi din nila pinagbawalan ito na pumunta doon sa bahay. Pinahiga siya sa kama ng lola niya. Pinag-relax, tapos hinilot-hilot nito ang ulo ng apo niya. Ang hindi alam ni Sampaguita, merong halong orasyon yung langis na yon. Tapos merong ipinasuot sa kanyang kwintas na merong bato sa dulo. Natuwa si Sampaguita kasi ang ganda ng itsura nun. Kinabukasan, buong araw naghintay si Sampaguita sa bahay nila kung anong oras darating yung lalaki. Pero walang dumating. Ang inisip na lang niya, siguro busy. Halos dalawang linggong hindi nagpakita yung lalaki sa kanya. Nagtaka na siya. Kaya ang ginawa niya, kahit 10 oras na ng gabi, nagpasama siya sa pinsan niya para pumunta ng bayan. Pero pagdating nila doon sa bayan, wala na yung perya. Nag-ikot sila doon, pero wala na silang naabutan. Kaya nagpasya silang umuwi na lang. Pero pagdating nila sa bahay, nandoon na yung lalaki. Pero iba na ang tingin ni Sampaguita dito. Nakatitig siya habang nasa loob pa siya ng sasakyan. Tapos yung pinsan niya, bumaba na ng sasakyan para batiin yung lalaki. Siya naman na natiling nakatulala. Takang-taka kung sino ba yung taong yon. Nung lalapit na sa kanya yung lalaki para pagbuksan siya ng pinto, sumigaw siya at nagtititili. Animoy, takot na takot siya sa kung ano yung nakikita niya. Tumakbo yung pinsan niya papalapit sa kanya at nagtanong ito ng bakit. Anong problema? Tinuturo niya yung lalaki. Nagkatinginan yung pinsan niya at yung lalaki. Parehas kumunot ang noo nito dahil sa reaksyon ni Sampaguita. Kaya ang ginawa ng pinsan niya, siya na nagbukas ng pinto at umakay sa pinsan niya. Nung hahawakan na ito sa braso ng lalaki, bigla itong napa. Animoy na paso na hindi maintindihan. Nanggigigil yung lalaki at tumitingin-tingin sa paligid niya. Pagtama ng mata nito sa itaas ng bahay, nandoon ang lola ni Sampaguita na nakatitig sa kanya.
Hindi na nagawang pumasok nung lalaki sa bahay. Naglakad ito papalayo, habang nakatitig ng masama sa kanilang lahat. Nung naimasmasa na si Sampaguita, hinanap niya yung lalaki. Pero wala na, umalis na ito. Tinanong ng pinsa niya kung bakit siya nagtititili. Paliwanag ni Sampaguita, ibang-iba ang itsura ng lalaki nung masinagan ito ng buwan. Naaagnas na ang buhok nito. Merong hiwa sa kaliwang mata niya. Butas ang gitna ng muka. Bitak-bitak ang maitim nitong labi. Malalaki ang ngipin. Mahahaba ang tenga. Pero ang pinaka nagpagimbal sa kanya, yung balat nito. Dahil mistulang nasunog ang itsura ng balat ng lalaki. Nung narinig ng lola niya yon, kumpirmado, isang uri ng engkanto yon. Marahil nasa mababang antas lang, kaya matagal ang proseso ng pagkuha. Mula nung mangyari yon, hindi na muling nagpakita pa yung lalaki sa kanila. Tapos Sampaguita, unti-unti nang nawawala sa katinuan niya. May mga pagkakataong, sumasayaw ito sa loob ng bahay nila habang nakapalupot sa kanya yung mahabang puting kortina nila. Tapos tawa ito ng tawa pero wala namang kausap. Tinuturo-turo niya yung mga malalaking puno sa labas nila. Tapos bigla na namang hagalpak sa tawa. Pero tuwing umaga, makakausap mo ito ng maayos. May mga tanong lang siyang iniiwasan. Pero pagsapit ng takip silim, bumabalik na naman yung pagiging paliw niya. Walang magawa ang lola niya dahil hindi naman ito manggagamot. Meron lang siyang konting alam. Kaya kahit papano, nananatili lang sa loob ng bahay si Sampaguita. Nung umuwi yung tatay niya, nakita niya yung sitwasyon ng anak niya. Wala itong pakialam kahit nandun na siya. Hindi ito yung normal na nagiging reaksyon ni Sampaguita tuwing nakikita siyang umuuwi. Inobserbahan siya ng tatay niya. Kitang-kita nito na pumunta ng kusina si Sampaguita. Tapos doon ay kinuha niya yung kaldero at biglang pinagpupupukpok ito sa ulo niya. Agad-agad tumakbo ang tatay nito para awatin siya. Nung naawat niya na ito, tawa ng tawa si Sampaguita habang tinuturo siya. Tapos maya-maya pa naging seryoso ito. Inilapit niya ang mukha niya sa tenga ng tatay niya at mahanging bumulong ng "Nandiyan na sila. Nasa labas sila. Takbo na. Takbo na." Habang sinasabi ni Sampaguita yan, nagtataki pa siya ng tenga habang tumatawa-tawa. Niyakap siya ng tatay niya habang umiiyak ito. Nung narinig ng lola niya lahat ng sinasabi ni Sampaguita, kumpirmado, gusto siyang kuhain ng engkanto. Kinaumagahan matapos ang insidente ngayon, tinanong ng tatay niya kung saan nakatira yung kaibigan niyang matagal nang hindi pumupunta sa kanila. Umiiling-iling lang si Sampaguita. Animoy merong pumipigil dito para makapagsalita. Nung lola niya na yung nagtanong sa kanya, bigla-bigla itong sumagot kung saan nakatira noong mga panahon na yon, si Ate Rose. Nung narinig ito ng tatay niya, walang sabi-sabi ay inimpake niya na ang lahat ng gamit ni Sampaguita. Hindi na niya naisipang ipasuri pa sa doktor ang anak niya. Dahil kitang-kita at kumpirmado naman kung sino ang gumagawa nun sa kanya. Normal na normal ang buhay ni Sampaguita. Tapos bigla-bigla na lang magiging ganun. Kaya buong-buo ang pasya niya na doon na lang dalhin ang anak niya. Nung nandoon na sila sa bahay ni Ate Rose, sa pintuan pa lang, nagtititili na si Sampaguita at ayaw niyang pumasok sa bahay ni Ate Rose. Gulantang na gulantang si Ate Rose sa nasasaksihan niya. At meron pang pagkakataon na nakita ni Ate Rose na merong nakayakap kay Sampaguita na isang uri ng nilalang. Mahaba ang mga galamay nito na halos palupitan na ang buong katawan niya. Tapos yung ulo, nakatapat sa kanang tenga ni Sampaguita na parang meron itong binubulong sa kanya. Niyakap ni Ate Rose si Sampaguita para pakalmahin.
pero nagpupumiglas pa rin ito at nagwawala. Nung merong ibinulong si Ate Rose sa tenga nito, unti-unti na itong kumalma. Pero ilang segundo lang yun. Pagtapos nun, tawa na naman siya ng tawa. Ang sabi ni Ate Rose doon sa tatay, iwan na lang si Sampaguita doon. Kasi hindi kakayanin ng isang araw na gamutan lang yun. Aabuti ng linggo, buwan, at para makasigurado pa siya, baka taon pa. Malakas na yung kapit ng engkanto kay Sampaguita. Bukod pa ron, namamanipula na siya nung engkanto. Nagtiwala naman yung tatay ni Sampaguita kay Ate Rose. Kasi kung hindi nyo na itatanong, noong mga panahong ito, sikat na manggagamot si Ate Rose sa buong Iloilo. Kaya pansin nyo, hanggang ngayon hindi ko pa rin sinasabi yung totoo niyang pangalan. Kasi maraming galit na mangkukulam at aswang sa kanya. Mahirap na. Baka ngayon pa siya balikan. Balik tayo sa kwento. Nung unang araw ng gamutan nila, hindi na makausap ng maayos ni Ate Rose si Sampaguita. Kasi wala na. Talagang wala na ito sa katinuan niya. Lumipas pa mga araw, lahat ng klase ng pangontra sa engkanto at pausok, ginawa na ni Ate Rose. Nagbabago lang ng panandalian si Sampaguita. Pero mga ilang araw lang, bumabalik na naman ito sa pagiging paliw. Inabot na sila ng buwan, pero ganun at ganun pa rin yung nangyayari. Ultimo yung anak ni Ate Rose. Tinanong sa kanya no mga panahon na yon, kung baliw ba yung kaibigan niya. Tumatawa-tawa na lang si Ate Rose at sinasabi niyang hindi. Paulit-ulit na proseso at hilot ang ginagawa niya kay Sampaguita. Hanggang isang gabi, habang masarap ang pagtulog nila, biglang sumigaw si Sampaguita ng tulong. Bumalikwa si Ate Rose sa pagkakahiga niya at pagbukas niya sa pintuan ng kwarto ni Sampaguita, nakatayo ito at nakatitig sa kisame ng bahay. Habang nakatagilid ang ulo, tumutulo ang laway nito at nakaturo sa labas ng bahay nila. Paglingo ni Ate Rose sa labas, kitang-kita niya na napakaraming nilalang ang nag-aabang kay Sampaguita. Halo-halo at iba-iba ang itsura ng mga ito. Hanggang sa dahan-dahang ipinihit ni Sampaguita ang daliri niya sa bandang kanan ng bahay. Paglingon doon ni Ate Rose, meron tatlong nilalang ang nakasuot ng itim na balabal. Dahan-dahan itong naglalakad papunta sa pintuan ng bahay. Tumakbo si Ate Rose kay Sampaguita at meron itong ibinulong na orasyon sa tenga nito. Paulit-ulit niyang ibinubulong yun habang naiiyak-iyak pa. Hanggang sa maya-maya pa, biglang naging kalmado ang buong paligid. Pawis na pawis si Ate Rose noon at sobrang kabado sa sitwasyon niya. Dahil alam niya sa sarili niya na hindi lang engkanto ang kalaban niya at gustong kumuha kay Sampaguita. Dahil meron ng mga nakikisawsaw na mga demonyo. Doon naintindihan ni Ate Rose na kaya pala ang tagal ng proseso ng paggaling ni Sampaguita dahil merong mga demonyo ang nakikisali. Kaya ang ginawa niya, iniba niya ang proseso ng paggamot niya. Nagulat na lang siya isang araw. Umagang umaga, nagluluto na si Sampaguita ng almusal nila. Nakakausap niya na ito ng maayos at sumasagot na rin ng tama. Tinanong siya ni Ate Rose kung meron ba siyang natatandaan sa lahat ng nangyari. Nagtataka si Sampaguita sa tanong ni Ate Rose kasi ang alam niya lang, hinatid siya ng tatay niya doon para makapagbakasyon. Napangiti na lang si Ate Rose at niyakap ang kaibigan niya. Magmula nung araw na yon, naging maayos na ulit ang takbo ng buhay ni Sampaguita. Naging normal na ulit siya at nakawala siya sa pagiging isang baliw. Nga pala, bago ako magbigay ng opinyon sa kwento ko, shoutout muna kay Ate Sampaguita. Ayan ate ah, hindi ko binanggit yung totoo mong pangalan. Sana pagpunta ko ng Iloilo, welcome ako dyan sa bahay ninyo. Nakwento kasi sa akin ni Ate Rose na nakikinig ka sa akin eh. Salamat ate ah sa pagbahagi mo ng kwento mo. Okay,
Alam nyo ba na inabot ng 8 buwan yung gamutan nila? Late na kasi nalaman ni Ate Rose na merong sumasawsaw doon. Tsaka yung langis na ginamit ng lola niya para makakita siya. Alam ko merong orasyon para doon eh. Meron kasing ganun yung lolo ko. Grabe kapag may nakikisali na, no? Tingnan niyo yung kwento ko kay Ate Ami at Tito Jerry. Yun yung inabot ng taon, di ba? Kasi may 3 demonyo ding nakisali. Pero ang pinagtataka ko, bakit sa tuwing may makikisaling mga demonyo, palaging 3 yung bilang, di ba? Pansin niyo, halos sa lahat ng kwentong may nakikisali, 3 demonyo palagi eh. Kayo ba? Anong comment niyo tungkol doon? Mahirap kasing magbigay ng opinion eh. Lalo pa, hindi ko alam kung bakit. Nasa Bible ba siya or kung saan man? Kung alam nyo, please, comment naman kayo sa baba o, para hindi ako nangangapa. Salamat ah. Pero, ang susunod nating kwento ay patungkol sa isa na namang as...